another day, another vlog. Welcome back to our YouTube channel, fam. Ang arte ng fam. Fam. Ay, ba't ganyan? So, today is a Saturday, you guys. And, napag-desisyonan namin, kumain na naman. Hindi, kasi Mansari namin dito ngayon. Ang corny nung Mansari. Mag-asawa na kami, pero nagbabatian pa kami ng happy Mansari. Wala lang. Gusto lang namin. Parang pagka 11, may special na tibok sa puso. Okay, tama na. Okay, yun nga. Saturday ngayon. And it has been raining for how many days na dito sa Sasebo, Japan, which is not like a joke na klase ng ulan. Hindi lang siya mild kasi madami na talagang naapektuhan dito kasi meron ding landslide na kasama. So, meron ng mga taong, you know, nawalan ng buhay, nawalan ng tirahan dahil doon sa ulan. Kumakain kami sa Kona's Cafe. I'm not sure if I'm saying that right. Kona's or Kona's? Kona's Cafe na lang. It's a Hawaiian cafe. I think it's a known cafe, no? But I'm not sure kung talagang sa Hawaii ba talaga siya or ano ba. Basta, I've been there once with a friend and yung mga bata. And si Daddy Love, dadali natin siya doon for the first time. Kasi maulan nga, sabi ko. And pag maulan, nagki-crave kami ng mga masabaw, maanghang, yan ang masasarap eh. O kaya yung medyo may mga matamis with a cup of coffee, good cup of coffee. Pero, rain or shine, hot or cold, talagang iced coffee talaga ang mas gusto ko. Pero parang mas on a regular naman. Hot coffee naman talaga. Pero kung merong iced coffee na available, talagang iced coffee ako. And that's what I'm gonna have. Si Lam, ano sa'yo? Coffee. Coffee lang. Hot coffee. Tapos, ano pa ba? Ayun nga, nagki-crave nga kami ng matamis. Para ngayong, sa ngayong maulan na panahon na, no? Yung waffles. Ako, ma-waffles ako eh. Okay lang yung plain. Tapos, may syrup lang. Tapos, parang bonus na yung may mga fruits like strawberries o kaya bananas tapos may chocolate syrup. Ah, ang sarap! Si Love, ano siya? Pancake. Yes, team waffles and team pancake. Yan. Pero pag sa bahay, whenever ano, we have breakfast at home, mas maano kami, Filipino breakfast. Yan, sinangag. Sabi kami sa mga ganyan, yung mga tuyo, yung mga longganisa, ganyan. So, ayun nga. Masarap dito sa cafe na to. And aside from like breakfast, you know, menu, meron din silang mga lunch na ano menu. Mga rice, sandwich, burger, na favorite din ni Daddy. So, doon natin siya dadalhin. This is, again, in Nagasaki. Approved to. Napuntahan namin. We're okay to go there. And of course, may dala kaming mask and sanitizers para full gear kami. Ready kami to ano. Ready kami dyan. Yun na yun. Ready kami. And this cafe is 50 minutes away. Sulit na. Okay na. And mahaba kasi talaga ang daan dito eh. Kasi nga, kung saan kami nakatira, ma-nature masyado. So, ako na habaan ako sa daan. And this is like our what? Brunch. Hindi naman first meal, no? Pero nag-snacks lang na kami sa bahay ng mga kung ano-anong available doon. Corn, turon, may mga ganyan kami sa bahay. Bread. Pero hindi pa talaga kami yung nag-meal talaga. So, eto yun. Sinave namin para dito. And syempre, hindi na rin kaya ng mga pa-snack-snack na lang. So, we stopped by 7-Eleven. Our favorite combini. Combini or convenience store ang tawag nila dito. So, share ko lang, no. Ito yung favorite ko na Japanese tea. Lemon tea. Yan, super sarap nito. Ever since pumunta ako dito sa Japan, parang yan na yung number one. Yan yung go-to ano ko, drink.
And si Daddy naman ito, Aquarius. Yan. Para siyang Pocari Sweat. At saka, any, ano ba ito, love? Energy drink? Parang Gatorade. Parang Gatorade, ayun. Masarap din siya, may asim-asim, ganun. Very good. Good job, Coley. Are you okay? Ayan, si Coley, nauna na siya. And he's having hash brown. No, no. Yan, hash brown ang sa kanya. Tapos nag-milk na rin yan siya kanina. And then, we also got chicken karage. Ito, dito siya nakalagay. And also, corn dog. Ito yung mga some of our favorite snack from 7-Eleven. Number one ko talaga ang chicken karage. Seasonal lang din yung spicy karage nila, pero pag available yun, yun talagang kinukuha ko. And si Daddy naman, ang go-to niya is? Siopa. Which wala ngayon, kaya sad siya ng very, very light. So I just got him chicken karage as well and corn dog. Ang gusto ko sa... Pang-winter lang. Pang-winter, no? Talagang iba-ibang flavor talaga siya. And, pero ang siopaw nila dito, hindi siya kasing kapal, no? Tsaka kasing laki ng parang ano, Pilipino. Oo, Pilip sa Pilipino. Okay guys, nandito na tayo sa Conus Coffee. Mali pala yung sinabi ko kanina, hindi pala siya cafe. Conus Coffee pala siya. So I think coffee talaga yung ano nila dito, like yung main product nila. Pero ano, like Hawaii, sa Hawaii yung ano, parang home niya. Tapos yung mga food nila, yung mga Hawaiian food din. Mga loco moco, mochiko chicken, and rice. Tapos syempre may mga curry curry din. Parang mixed din siya. So, order muna tayo.
but this will do kasi masarap din talaga to. And win-win to kay daddy. This is their pancake with just banana and strawberry and whipped cream. Tapos may powdered sugar lang. So that's gonna be our dessert. And then I ordered the mochi ko chicken. It looks like a chicken karabe to me. So yan. And then parang may cream or like soup nila to. Tapos tomato or salsa. And then this is mustard. Yep. Para doon sa potato. And then may salad na rin dito with a little bit of dressing. And then si daddy naman, ang favorite niyang loco moco. So it's just burger patty, syempre rice, plate, tapos sauce niya, and then may salad din siya dito. And then it always has fried egg on top. And then for the coffee, like we said earlier, ma-iced coffee talaga. Ako ma-iced coffee talaga ako. So we're trying their house blend, so yung coffee talaga nila dito. Cheers! Oh! Holy! Like a mommy. So we just finished eating. As you can see, nandun lang yung restaurant. Tumawid lang kami. And bonus pa. Kasi isa to sa mga gusto kong furniture store. So yeah, we're here. Wow! Siyempre magsasanitize tayo mamaya, di ba? Na-alcohol tayo. So yan lang. It looks like this. Nako, ano naman yung mabibili ko dito? Diyos ko po. Ayan, containers. Napaka-heaven lang. We're back in the car. And we're heading home now. Yes, Daddy Love is driving again, of course, as usual. Pag kaming dalawang magkasama, ako ay ang kanyang reina. Navigator.
Yun na nga, pauwi na kami. Hindi siya nag-change outfit ha. Nagtanggal lang siya ng hoodie kasi sobrang init. Summer na maulan. Hindi ko alam kung paano ko i-explain yun. Pero summer dito, pero maulan. Ilang araw nang umuulan. At hindi na siya talaga maganda. Ewan ko ba. Ayun na nga. Sobrang init. Kaya ako naka-mom bun as usual. Kung may man bun, eto tawag ito, mom bun. Kasi ganito yung mga buhok ng mga nanay eh. Laging nakataas. Pero masanay ako talaga nakataas yung buhok ko. Ayun na nga, after namin, mag-dinner sa Kona's Coffee na sobrang sarap and sobrang busog din kami. Malaki yung serving nila ha, para sa Japanese, di ba? Japanese restaurant o kaya yung mga serving dito sa Japan kasi malaki siya. Yung kanin nila, parang 2 cups kung titignan mo kasi dalawang bilog. Pero maliit lang, no? Maliit lang yung ano. Pero para na siyang isang buo yung size na para sa amin. Di ba? Parang isang 1 whole cup na siya. Ayun, busog talaga. It was good. Hindi lang ako masyadong na-happy dun sa pancakes, sa strawberry. Though I love strawberry and banana. Mga favorite fruits ko din yun. Kaya lang, I was really craving for ano, like waffle na may chocolate syrup and yeah. So sobrang gutom and excited. Hindi na kami nagtingin ng menu ulit sa online. Gumaw na lang kami. Pero masarap naman siya. Kaya lang, also sana shrimp na lang yung in-order ko. Talagang may pagsisisi ako ng very, very light. Kasi nga nag-chicken karagi na nga pala kami. Nakalimutan ko. Eh parang ganun din yung Mochiko ba yun? Ang pangalan? Mochiko chicken. Meron lang siyang salsa available, na available. At saka yung lime nga. Lalagyan mo siya ng lime. But it was still good. Good pa rin siya. I love chicken. Tapos, ano pa ba? Ayun lang, nagtambay lang kami dun kaunti. Nagkwentuhan kami ni Daddy Love na hindi na namin na video. Ang hirap mag-vlog. Kasi, dito sa Japan. Kasi, ang mga Japanese, very, kung conservative na tayo mga Pinoy, mas extra pa sila. Double shot conservative sila. Ganon. Talagang, pag sa mga public transportation, sa mga ano parang bawal yung hindi parang bawal yung cellphone, pero sa restaurants hindi naman, pero ugali talaga nila yung talagang parang bubulong na lang o kaya lalabas sila when you know when they're on the phone. Pero syempre iba naman yung pagva-vlog, pero hindi nga ako maka hindi kami makatalk ng ganito. So ayun, tapos nabasag pa ni Cole yung ano, yung syrup, yung ano, lalagyanan ng container ng syrup. Nagva-vlog kami nung pagkain. I was showing you guys yung mga pagkain. Tapos nasagi ni Cole. Buti na lang di kami pinagbayad. Mabait talaga sila dito. Pero sorry talaga kami ng sorry. Tsaka wala namang nabubog. So I think yun yung importante. Pero hindi na mauulit. After that, dumiretso lang kami dun sa furniture store na ang pangalan niya is 2-1 Style. Yes, maraming furniture store dito na talaga namang in love kami. Pero isa rin yun sa paborito namin. Pagka alam ni Ron na paborito kasi kumukuha ako ng point card. Kasi nga lagi na kaming bumibili para syempre momshi hacks, di ba? Kailangan may mga point cards ka sa mga shopping mo. Like grocery, ganyan. Sa mga damit, kumukuha ako ng mga point cards para may bawas. O kaya, next time yung points ko na yung pangbayad ko. Which is nagagawa, no? Yeah. Ano siya? Mostly app. App na siya. Pero yung iba, may ano pa rin, mga point cards pa rin na isa-swipe mo bago ka mag-pay. Then after that, dumiretso kami ng GU. GU, ano siya? Ano ba siya? Para siyang, yeah, it's a clothing store. Para siyang Uniqlo. Para siyang mga ganon, Uniqlo, H&M. Actually, para siyang sister company ba ang tawag dun lang? Kunyari parang Old Navy tapos Gap, di ba mga ganon? Yeah, so ito, ganun, et, siya yung parang ano ng Uniqlo, parang yun nga, sister company ng Uniqlo. Halos magkapareho yung mga design nila, but I think GU is cheaper.
cheaper than Uniqlo. Pero talaga naman, kahit mura lang yung mga i-vlog yung kung papaano yung checkout nila sa cashier. Ang karamihan na dito sa Japan, wala nang cashier. So meron na lang silang mga it looks like an iPad to me. Yun. Tapos yung iba, ilalagay mo yung clothes dun sa parang cabinet, ipapasok mo siya dun, tapos bibilangin na yun ng machine with the prices. Yung iba naman, katulad nitong sa GU, ilalagay mo lang yung buong basket, oo. Ipapasok mo lang siya dun sa parang may butas dun, ipapasok mo lang yung basket dun. Tapos yun na, mabibilang na ng machine kung ilang items yun, let's say 19 items yung nakuha mo. Pwede mo rin syempre mag-double check, diba, kung 19 ba talaga yun. So yun, bibilangin din yun. Tapos yung mga prices, naka-breakdown na din doon. Tapos, bago ka pagbayari, tatanungin ka muna kung may point card ka. So, sascan mo lang yung barcode. Tapos, ayun na. Tapos, pwede ka magbayad ng cash or yung points mo or card. Ayun. So, ayun nga, guys. Lagi kayong mag-iingat. And please don't forget to wear your mask kapag kailangan nyo. Wash your hands and sanitize. Okay? Para safe tayo. So, that's it for today's video. Okay. So if you enjoyed watching this video, please don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel. So that's it. Welcome to our world. This is our story, and this is our family. Bye.